Ang gulo ng buhok. Hello. Naghalungkat ako ng mga old picture ni Victor para maintindihan ko yung kanyang nakaraan, yung hindi lang kung kailan yung nagsimula, yung nakilala ko siya, di ba? Kailangan nating tingnan ang nakaraan ng ating partner. So, sa kanya mga old pictures, mayroon akong napansin na isang lumang dyaryo. Napakaluma na. At naka-front page ay isang nasunog na bahay. Basahin natin. Baka may kinalaman ito sa kanyang buhay. Pagpasensyahan nyo na ang aking English, ha? Medyo ang aking English ay at kailangan din natin ng salamin, ha? Okay. Lalapit ako para marinig ninyo. Dala ba kayo? Okay. Woman collapses after fire. Yun, may nag-collapse daw. Ang dyaryong ito ay August 4, 1987. Okay ha, babasahin na natin ha. A two-story house at King Edward was badly damaged by fire last night. That was August 4, 1987. Three bedrooms on the upper floor of the house were completely destroyed, and there was also extensive damage to the roof. Okay. No one was in the house. Dan Silok at that time, but the tenant, Miss Lorna Iwan, arrived to see it is flames. She later collapsed and was taken to the hospital of Banff in a distressed state. Miss Iwan ko sa'yo, who had been at work in Torref all day, made a quick recovery and went to stay with friends. So, yung nangungupahan ay pumunta daw sa bahay ng, doon muna sa bahay ng kaibigan pagkatas ng sunog. The outbreak was discovered by a police officer monitoring along the Torref Road. Constable David Watson, Aberchurder, spotted smoke billowing from the house and raised the alarm. He burst into the building and made a rapid search of the smoke-filled rooms to see if there were any occupants. Two fire units from Torref and one from Macduff quickly brought the outbreak under control. The house, formerly King Edward's post office and shop. Ah,
yun ay is owned by oil worker Mr. Victor Terrell. Yun. Bahay na nasunog ay pag-aari ni Pero bakit Victor. Nga ba nasunog ang bahay ni Kaya Victor? Kaya kinikip niya ang journal na ito. Nasunog ang kanyang bahay then, dahil ang katotohanan ay yung umuupa na si Mrs. Iwan ay naiwan niya ang plancha ng buhok. Anong tawag sa plancha ng buhok? Basta yung pamplancha ng buhok, naiwan niya na nakasaksak. At yun ang pinagmula ng sunog. Kaya si Victor tuwing ako ay mamamalansya ng aking buhok, ay sa lagi niya akong nire-remind na tanggalin ko sa saksakan dahil syempre natatakot na siya na masunog ulit ang bahay niya. Yun ang dahilan kung bakit nasunog ang bahay ni Victor sa England.